Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Sa video na to, pag-uusapan natin ang Amino 222, 6,000 at 8,000. Marami po ang nagtatanong kung ano nga ba ang pinagkaiba nilang tatlo at alin ba sa kanila ang mas effective lalo na sa pagpapalaki at pagpapaganda ng katawan. Iisa-isahin po natin at ipapaliwanag po natin kung anong meron ba sa kanila para naman makapag-decide kayo kung alin ba sa kanila ang gusto nyong bilhin. Mag-start po muna tayo mga kabakal doon sa Amino 222. Ito po ay isa sa mga sikat na amino na lagi nyo nakikita rin sa gym na binebenta. Kadalasan binebenta yan ng mga 12 or 14 pesos ang isa. At ito po ay yung malaking capsule. Again, kapag iinom po kayo ng Amino 222, kailangan po durugin nyo muna bago nyo inumin. Kasi napakalaki po yan. To the point na meron akong kakilala before, na pinilit niyang lunukin yung isang malaking Amino 222 to the point na gumuhit sa lalamunan niya, muntik na siyang mabilaukan at para daw dumugo sa loob dahil napakalaki naman talaga ng capsule na to. At kailangan niyo po talagang durugin para naman talagang hindi kayo mahirapan na inumin ito. Pero ano nga ba ang meron sa Amino 222? Mga kabakal, kung hindi niyo po alam, ang Amino 222 po ay ito po ay mayroong amino. At kung hindi nyo po alam, ang amino na meron po sa Amino 222 ay 18 kinds of different amino. Kasi meron po tayong, if I'm not mistaken, 21 essential amino na kailangan natin. At meron tayong 9 essential amino na kailangan natin para magpalaki ng katawan. So, 9 ang kailangan natin para magpalaki ng katawan. So, dagdagan mo pa ng ibang amino. Kaya meron po siyang 18 different kinds of amino. Para talagang may bonus ka pa na 8 or may bonus ka pa na 7 kasi nga, 'di ba? 9 lang ang kailangan mo, pero 18. So pala may bonus ka pala na 9. So 9 plus 9 is 18. At ito po ay sinasabi nila na mayroon kayong makukuha na 2.2 grams ng protein. Kapag uminom po kayo ng 2 kasi ang per serving po niya. Ang ibig sabihin ng per serving ay yung kung ilan yung dapat mong inumin. Ang nakalagay po sa lalagyan ay 2 capsule bago ka mag-workout at after mo mag-workout. So, 4. Pero kung gusto mo ng 2 lang sa isang araw, then that's fine. Kapag po kayo ay uminom ng 2 capsule sa isang araw, magkakaroon po kayo ng 2.2 grams ng protein. So, yun po ay additional protein, lalo na kung kayo ay nangangailangan mag-consume ng protein. At ito po ay isa sa mga murang amino na mabibili ninyo. Meron po itong soy at meron po itong mga different kinds ng amino na makakatulong sa inyong katawan. At yung iba po ay umiinom ng more than 2. Minsan ang iba ay umiinom ng 8. Meron ako narinig, 8 yung iniinom. 4 before mag-workout and then 4 ulit after mag-workout. Pero po, ang suggested niya lang ay 2. So, sa 2 yon meron na kayong amino at meron din po kayong 2.2 grams ng protein. Nasa inyo po yan kung ilan yung gusto nyong inumin. Kasi nga po, pag uminom kayo mas marami, then mas maraming amino, mas maraming protein. So, yun po ang mayroon sa Amino 222. Mayroong 2 grams ng protein at mayroong 18 different kinds of amino. Dumako naman po tayo sa Amino 6,000. Isa rin po ito sa kadalasan nakikita nyo sa gym na binebenta. Ito po ay capsule. 2 klase po yung nakita kong capsule ng Amino 6,000, yung capsule po na pwede mong nguyain at yung isa naman ay parang nasa lalagyan ng capsule na kailangan pang matunaw sa loob ng tiyan mo para ma-digest ito. So, 2 klase nakita kong Amino 6,000. Pero kung hindi nyo po alam, ang mayroon po sa Amino 6,000 at kilala po ang Amino 6,000 dahil ang Amino 6,000 po ay basically more on BCAA. Ang BCAA po ay isang amino rin. Ang ibig sabihin po ng BCAA ay branch chain amino acid. So amino din po siya, yun nga lang BCAA. Yun po ang pinagkaiba nilang 2 ng Amino 222. Ang Amino 222 ay more on amino for building muscle. Ang BCAA naman po na mayroon sa Amino 6000 ay more on preserving muscle. Yun po kasi ang ginagawa ng BCAA. Yun ang ginagawa ng branch chain amino acid. Pinipreserve niya yung muscle mo para makaiwas ka sa muscle wasting. Minsan po kasi kapag tayo ay nasobrahan ng training or sobrang tagal ng workout natin, ang tendency
after natin magamit yung glycogen sa katawan natin as energy sa workout, ang sunod na gagamitin ng ating katawan as energy kapag naubos yung glycogen sa ating katawan ay yung ating muscle. So basically, nagbo-burn ka na ng muscle doon sa activity na ginagawa mo or sa workout na ginagawa mo. At makakatulong po ang BCAA para ito hindi mangyari. Ang mangyari po noon, instead na yung muscle mo ang kakainin para maging energy, yung BCAA po ang magiging energy. So makakapag-preserve po kayo ng muscle. Kasi nga po, once na nag-lose kayo ng muscle, mawawala yung gains nyo. Possible mag-gain kayo ng fat. So mahirap po yun, lalo na kung gusto nyo magpa-laki ng muscle at gusto nyo mag-burn ng fat. So mahalaga rin po yung BCAA. Ito po ay BCAA in a form ng capsule. Ang nakalagay po dito ay kailangan po uminom kayo ng 3 capsule per serving. Ibig sabihin, yun po yung kailangan nyo inumin. I advise siguro 3 lang sa isang araw, pero kung 2 beses kayo mag-workout, then pwede kayong mag-2 serving. Kunyari, workout kayo sa umaga, then 3 sa umaga. And then workout kayo sa hapon, 3 ulit sa hapon. Yun po yung pag-inom niya. Yan po ay basically BCAA. So again, ang Amino 222 ay for building muscle. At meron siyang 2.2 grams ng protein. Ang Amino 6000 ay BCAA po yan. Kaya more on preserving muscle. So pwede po kayong mag-take ng Amino 222 at ng Amino 6000. So pwede po yan kasi magkaiba po silang klase ng amino at magkaiba po yung effect nila. Ngayon dumako naman tayo sa isa pa sa sikat na sikat pero hindi niyo po ito kadalasan nakikita ang binibenta ng tingi sa gym. Siguro ito ay medyo mahal kaya hindi nagbebenta sa gym ng tingi nito. Ito po, ang Amino 8000. So mga kabakal, Amino 8000 po ay isa sa mga sikat. Kadalasan makikita mo ito, Amino Max, Gaspari, Amino 8000, yung mga ganun. Pero ano nga ba ang mayroon sa Amino 8000 at anong pinagkaiba niya sa Amino 222 at Amino 6000? Kung hindi niyo po alam mga kabakal, ang amino po na 8000, ang pinagkaiba po niya dun sa ibang amino, ay mayroon po itong creatine. So meron po itong creatine at the same time, kaya po siya sinabing 8000 dahil ang one serving po daw ng Amino 8000 ay mayroong 8 grams ng protein. So ibig sabihin, kapag uminom kayo ng Amino 8000, ininom niyo yung one serving, ang one serving po niya ay 4 na capsule. So pwede kayong uminom ng 4 na capsule bago mag-workout and then 4 na capsule after nyo mag-workout. Pero kung gusto nyo ng 4 lang, that's fine. Pag uminom po kayo ng 4 na capsule, mayroon kayong makukuha na 8 grams ng protein. At mayroon din po itong amino. So marami din po yung amino nyo dyan. At mayroon din po siyang creatine. So ang pinagkaiba niya sa Amino 222 at 6000 ay itong amino na to ay mas mataas ang protein na makukuha ninyo at mayroon siyang creatine. So para sa akin, ay ito ay isa sa mga pinaka okay gamitin na amino. So ito, amino na to ay more on for bulking, pagpapalaki, and for gaining strength. Kasi meron siyang creatine. Tapos mataas pa siya sa protein. So all in all, mas okay siya para sa akin kaysa sa Amino 222. Pero syempre, hindi niya pwedeng palitan yung Amino 6000. Kasi nga po, ang Amino 6000 ay more on BCAA. Which is, ito ay ginagawa niyang ma-preserve yung inyong muscle. Which is, ang amino naman na 8,000 ay meron siyang 8 grams ng protein, meron siyang creatine, which is magagamit ninyo para magpalaki ng muscle. So, yun po ang kailangan nyo malaman. Kung gusto nyo lang na medyo mura, na mayroong 2 grams ng protein at mayroong 18 different kinds ng amino, then Amino 222. Kung meron naman kayong mabibilan ng Amino 6000 at gusto nyo lang ma-preserve yung muscle ninyo or gusto nyo lang ng BCAA, then Amino 6000. Pero kung gusto nyo ng mas malakas na klase ng amino para magpalaki at mayroong 8 grams ng protein, then Amino 8000 po ang pwede nyong bilhin. Kung magkatanong kayo, pwede bang inumin ang tatlong yan? Para sa akin, ang piliin nyo lang po kung iinom kayo yan, it's either Amino 222 at Amino 6000. Or Amino 6000 at Amino 8000. So, hindi na po kailangan pagsabayin yung tatlo na yan. Kasi nga po, pumili lang kayo sa Amino 222 or sa Amino 8000. And then, samahan nyo po ng Amino 8000. Again, Amino 222 or 8000, tapos samahan nyo po ng 6000. Or kung tipong meron naman kayong whey protein. May mga nagtatanong, Coach, pwede ka ba bang uminom ng amino kapag may whey protein ka na? Pwede naman po. Pero kung budget-wise lang, kahit hindi na po kayo bumili ng amino, kung mayroon naman kayong whey protein. Kasi nga po, ang whey protein po ay mayroon ng amino. Kasi kung hindi nyo po alam mga kabakal,
ang amino po ay ang nagpo-produce ng protein. So basically, ang protein ay gawa sa amino. So kung meron ka ng amino, then makakatulong yan para sa protein na kailangan mo para mag-gain ka ng muscle, ma-enhance ang muscle, ma-repair ang muscle. Pero kung meron ka ng whey protein, which is protein na yan, then hindi mo na kailangan ng amino kasi basically, nandun na siya sa whey protein mo. Pero kung gusto mo namang pagsabayin pa, okay lang din naman po yan para mas mataas ang amino mo at mas madami yung protein na makonsume mo. So mga kabakal, yan po ang kailangan nyong malaman sa tatlong klase ng amino na marami naguguluhan kung alin mo sa kanila ang the best gamitin at the best na bilhin. So kayo na po ang mag-decide, pumili na lang po kayo dyan at sana po ay naintindihan nyo at sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito. At kung nakatulong po sa inyo, huwag nyo pong kalimutan i-like and i-share niyo po para makatulong po kayo sa iba. Hanggang sa muli mga kabakal, ang inyong lingkod, ang Coach ng Bayan. Maraming salamat po sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Hi guys! Gusto ko magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakal natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat.